Magandang araw at welcome back nga pala dito sa Ma'am si Papsi Pigeon TV. Bali for today's video, magpupurga tayo ng mga kalapate natin. Bali sa kauna-una ang pagkakataon eh, pupurgahin na natin sila. Bali kaya walang kalaman-laman itong fryer slope natin eh. Dahil binaba natin yung mga kalapate natin doon sa garahe. Doon natin umumpisahan yung pagpupurga. Kasi mahihirapan tayo magpurga kung dito tayo magpupurga sa taas. Kasi may stress yung mga kalapate natin. Sa liit at sa sikip nitong kulungan natin, malamang sa malamang, pagkain isa-isa natin sila dito, magpapanik yung mga kalapate. Magiliparan, magbubunggo-bunggoan sila. So, delikado para sa kanila dahil baka magkaputol-putol at saka magkabunot-bunot yung mga pakpak nila. So, para na rin sa safety ng ibon, ibinaba natin yung mga kalapate natin. Mag-abang din pala tayo ng kalapate natin na inload natin kagabi sa RPCI. Nebesiha ulit ang bitaw. So abangan natin kung uuwi pa yung kalapate natin. Nag-isa-isa na yun. Sana uwihan pa tayo para may makikarga pa tayo sa susunod pang mga bitaw. Balibalikan ko kayo mga paps mamaya. Papakita ko sa inyo yung mga kalapate sa baba at ipapakita ko na sa inyo yung gamot na gagamitin natin sa pagpupurga. Bale ito mga paps, nasa baba na yung mga kalapate natin. Ito yung mga pliers natin na papaliparin natin sa taas. Bali sa kauna-unahang pagkakataon, pupurgahin natin yung mga kalapate na to. So, ang purpose nun ay para maging healthy lalo sila, ma-develop yung mga katawan nila. Kasi ngayon, medyo pumapayat. Bali siguro may mga bulate ito. Yun yan, ang i-trace natin ngayon sa gagawin natin pagpupurga. Kung ito ba mga kalapate natin ay may mga bulate. Yan. Bali nga pala, pag nagpupurga ako mga kapaps, hindi ako nagpapakain ng kalapate. So ngayon, magpupurga ako ngayon araw na to. Kahapon ng hapon pa lang, hindi na ako nagpapatuka at nagpapainom ng mga kalapate. Para siguradong walang kalaman-laman ng buchi nila ngayong araw na to. So sa ganun sistema, mas ma-absorb ng katawan nila yung pampurga natin. Mas tatalab na mabilis. Mas magiging effective sa kanila yung magiging pampurga na yun. Kung walang laman yung butsi nila. Ayan, bali kahapon pa hindi kumakain at umiinom ito mga kalapate natin. Hindi naman makakasama sa kanila yun. Ginagawa yun para maging effective yung gagawin natin pampurga. Ayan. Bali pagkatapos natin subuhan ng mga kalapate ng pampurga, numonitor nga pala natin yung mga poop nila. Yung mga ipot nila kung may mga kasama bang mga bulate. Kung wala, di okay. Mas maganda. Ibig sabihin, healthy sila. Kung meron naman, maganda rin dahil nailabas nila yung mga bulate na nakikihati sa sustansya ng mga pagkain at vitamins na binibigay natin sa kanila. Bale ito mga paps, yan. Umpisa na natin yung pagpurga. Bali, babalikan ko kayo. Ipapakita ko sa inyo yung gagamitin natin pampurga. Bali, ito mga kapaps. Ito yung gagamitin natin pampurga sa mga kalapate natin. Vermix. Pang manok nga pala to. So, kaya ganyan. Biniyak natin sa dalawa. Bali, marami namang pampurga na mabibili sa mga poultry supply. So ito lang yung tinuturo ko sa inyo dahil itong alam ko mabisa na ginagamit ko sa mga kalapate ko. Tsaka mura lang ito mga kapaps. Isang tableta para nasa dalawang ibon. Kasi ibang nabibiling pampurga, isang tableta, isang ibon lang. Ito mas tipid, isang tableta, biyakin mo sa gitna para nasa dalawang ibon. So kung gusto niyo bumili ng mas mahal, wala naman problema yun. Kanya-kanya naman tayo ng diskarte. Ito lang tinuturo ko, ito yung kasing subok na ginagamit ko na. Kaya tinuturo ko na lang sa inyo. Lalo-lalo na sa mga newbie. Effective to. Kaya kung effective sa kalapate ko, malamang sa malamang, magiging effective din sa mga kalapate nyo. Ayan. Bali, binibigay ko nga pala to sa mga YB natin sa edad na isang buwan at kalahati, pataas. Bali, hindi ako nagbibigay nito sa mga isang buwan ng kalapate lang kasi baka hindi kayanin. So, safe naman to. Bali mamaya ulit, balikan ko kayo pag magsusubo na tayo sa mga kalapate. Kasi maghabang pa tayo ng kalapate natin galing Nueva Ecija.
Sana mauwihan pa tayo para may ma-load pa tayo sa susunod ng mga loading. Mali ito mga kapaps, good news, nakabalik yung kalapating in-load natin sa Nueva Ecija. Ito siya. Hindi naman siya mukhang stress, pero alam ko pagod tong kalapating na to dahil sa layo na nilipad niya. Bali, hindi na natin na-videohan yung pagdating niya kasi kailangan natin mag-clock sa club. Dahil kailangan natin malaman yung speed ng ibon niya kung tayo ba'y nanalo sa side bit at sa pooling. Isa kasi cellphone na ginagamit natin pambablog at saka sa pagkakla, kaya hindi natin na-videohan yung pagdating ng kalapati na to. Bali, ito, i-re-recover ko siya maya-maya lang konti. Kahit hindi siya mukhang stress, alam natin pagod to kasi malayo ay nilipad. Nueva Ecija pa rin. Ayan, salamat naman na inuwihan pa niya tayo. Meron pa tayo ulit pan-load sa susunod ng mga loading. Sana mapadulo natin tong ibon na to. Ito nga pala yung line ng dilemma ko. Pure dilemma line tong ibon na to. Ayan. Salamat, umuwi pa. I-recover muna natin siya. Ayan. Bibigyan natin supplement na nararapat na ibigay para agad-agad ay makarecover at makabawi ng lakas na nawala sa kanya malayo ang paglipad. Balibalikan ko kayo mamaya ulit mga kapaps pagka nasa taas na yung mga kalapate natin. Bali, hindi ko na nga pala mabibidyohan yung pagkasubo ng pampurga natin kasi may lakad pa tayo. So, babalikan ko na lang kayo mamaya para i-monitor yung mga ipot nila. Tingnan natin kung successful yung magiging pagpurga natin. Bali, ito mga kapaps, nakita natin yung mga pliers natin sa pliers lock. So, isang oras at kalahati na matapos natin sila masubuan ng pampurga. Bali, hindi pa rin natin sila pinapainom at pinapatuka. So, dalawang oras kasi ako bago magpakain magpainom sa mga kalapating pinupurga ko. Sinisigurado ako kasing tumatalabagad yung mga pinubuo kong pampurga. Bali, ito yung mga ipot nila. Asop na o tuyo pa naman. Magaganda yung droppings nila. Wala tayong nakikitang bulate mga kapaps. Sensenyalis yan na healthy yung mga kalapati natin. Wala sila mga bulate. Yan. Kahit sa mga perch nila, yan, wala. Tuyo talaga. Buo at tuyo. Isang magandang indication niya na healthy yung mga kalapati natin. So mamaya-maya mga kapaps, papatukayin ko na rin itong mga to. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga droppings nila. Bali, ito sila mga kapaps. Yan. Ito yung mga droppings nila. Tuyo at buo. Yan. Walang lubsak at saka wala ako nakikitang may bulate. Salamat naman at healthy to mga pliers natin. Bale, ito sila. Pasadaan natin ang isang mabili. Bale mga kapaps, yun lang update ko doon sa mga kalapating pinurga natin. So hindi ko na nga naipakita sa inyo nung sinubuan natin ang mga pampurga. Kasi may nilakad tayong mabilisan. Inutusan tayo sa palengke. So talagang kailangan natin iwanan yung mga kalapati natin. At pumunta agad sa palengke. Kasi alam niyo naman yan, ECQ. Medyo mahigpit. So hindi ko na naipakita sa inyo yung video ng pagpapasubo ko sa kanila ng mga pampurga. Bale, ito sila. Yan, healthy sila lahat. Success yung ating pagpurga. Yan, healthy ang ating mga plier, mga kapaps. Okay, bali, dito lang. Balikan ko kayo mamaya dahil babalikan muna natin yung kalapati natin galing Nueva Ecija. Tingnan natin kung nakarecover na siya. Bale, ito mga kapaps, nandito tayo sa breederan ko. I-update ko kayo sa mga inakay.
Ito, malalaki na sila. Ito yung anak ng Vasco Batanis natin. Yan, nag-iisa pero healthy naman, malaki na. Ito yung sa Stitch. Yan, malaki na rin, checker naman, lumabas. Dito naman sa Banlun at saka sa Basra. Malalaki na rin ang mga inakay nila. Bale, ito yung isa. Yan. Yung paisa nasa likod, nagkatago. Dito naman sa Biberman natin, yun, yung puti sa likod, yun, saka yung brown. So malapit na rin natin ihiwalay itong mga inakay na to sa kanilang mga magulang. Malililipat natin sila sa taas. Papatanawin natin doon para mapamiliarize sila yung lugar kung saan sila lilipad. Bale, ito, malaki na. Dito sa parehong stitch natin, itlog pa rin. Hindi pa rin sila pumipisa. Ayan, naglilimlim yung babae. Ito yung lalaki. Dito naman sa dalawang dilemma natin, isa lang ang initlog nila. Pero okay lang, at least may hintayin tayo. Ayan. Bali yan, malapit na ang ihiwalay yung mga inakay na yan sa kanilang ng mga magulang. So bali dito sa magkapatid na stitch, itong brown na stitch at itong puti na stitch, dalawa itlog niyan. Dito naman sa kabila, Terminator, tsaka sa Colson, dalawa na rin na itlog nila. Ito yung Paris ni Ulo na iwan. Bali, yung nga pala mga paps, nabenta na nga pala natin si Ulo. Yung isa sa pinakamatindi natin, kalapate. Medyo na kailangan kasi tayo ng budget itong nakaraang araw, kaya napilitan tayo ibenta. Bali, napagbentahan naman natin ng tatay nito. Yun nga, si Ulo, medyo magaling din na panshir. Hindi pala medyo, napakagaling na panshir. Kasi newbie siya, pero may mga napatapos na siya. May mga award na rin siya nakuha. Multiple winner din yung ang bumili kay Ulo. Kaya alam natin, maaalagaan siya. Bali, hindi na natin sasabihin kung sino siya. Bali, boss. Shoutout nga pala sa'yo, alagaan mo mabuti si Ulo. Bahala ka na at sana makapag-produce siya sa'yo ng magagandang inakay. Yan, ang update ko mga kapap sa mga breeder ko. Bali, punta naman natin yung kalapate na nire-recover natin para bukas. Kasi may loading ulit bukas. Hindi ko na alam kung saan ang bitaw. Panigurado, mas malayo kesa yung pinagbitawan kanina. Ito na mga kapaps, yung dilemma line natin na naka-uwi galing na Nueva Ecija. Bali, nag-speed nga pala siya ng 972. Napakatagal niyang tumambay, siguro mga 6 minuto. Siguro kung bumaba agad siya, nasa 1,000 mahigit ang speed ng ibon na to. So nag-iisa-isa na lang natin panlaban itong dilemma na to. Sana dumulo siya, tumapos siya ng karera. Ayan siya, recover na. Bali, dito ko na lang natapusin itong video na ito mga kapaps, kasi may pupuntahan pa ulit tayo. Bali, shoutout nga pala sa mga solid viewers, solid subscribers. God bless sa inyo na. Stay safe at happy flying sa ating lahat. Salamat!